Good day mga paps. So ngayon ay Monday. So day off natin ngayon. Nakagala tayo. Andito ako ngayon sa tindahan ni Mama. Ayan o, bookstore ni Mama. Ayan, Jessneck. May pupuntahan tayo mamaya. May nakita kasi akong mga papi na binibenta raw. So ang nagbebenta nun is suki din natin sa pet shop and family friend din namin, si Tito Tony. Ang pagkakaalam ko si Bella is mahogany. Pero yun, parang red yung kulay eh. Hindi ko ma-explain eh. Comment down below kayo kung anong kulay ng Belgian yung gusto nyo at paborito nyo. Okay, let's go! So, andito tayo ngayon kala ano, Tito Tony. Okay. Yan. Kung naalala nyo siya, nagpa-stud ako dati ng German Shepherd sa kanya. So next time ulit papa-stud tayo sa kanya. Dahil last time hindi po nag-take, no? Hindi namin na-timing last time eh. So, apo. Ito meron siyang puppy dito. Ano po ito, Tito? German Shepherd ang stud niyan. Nakross siya, no? Nakross siya, aspin lang. Aspin yung ano. Pero active din siya, no? Yan ang maganda pang bantay. Pero lalaki rin siguro yan. Yan. Ang titignan natin ngayon, yung mga pure Belgian Malinois niya. Kasi may mga naghahanap din po sa akin ng mga puppy. Eh, hindi pa naman ako nakapag-breed. So, dito po sa area, sa mga taga San Jose or taga Mindoro, ito, pwede nyo tignan itong mga puppy ni Tito Tony. Mga pure Belgians. Ayan. Ito po yung tatay. Ayan na po yung mga pure dito. Daming tuta. Itong nanay, dark na dark. Mm-hmm. Parang sable yan dito, no? Dark sable something. Most likely. Sable yung ganyang kulay mga paps. Pati mask, black mask. Black mask talaga siya. Oo. Yung isa kasi medyo ano na eh, parang mahogany na yun eh, yung tatay. Oo. Yung mga anak nila, iba-iba na yung kulay eh. Halo-halo na nga eh. Halo-halo na po, ano. Ito, katulad to, mahogany na to. Yan, mahogany. Mahogany yan. Yan, oh. May mga liver nga, iba kulay gray yung mata. Si Bella, ang kulay noon, mahogany ang alam ko eh. Yung pong fawn, yun yata yung parang light na color na. Oh. Yun yung fawn. Pero yung ganito, mahogany nga. Mahogany siya. Mahogany red pa nga yung iba eh. Parang mahogany red eh. Pero ito napansin ko mga paps. Pag pupunta kayo sa mga hotel, sa mga casino, ang napapansin ko lagi, yung mga working dogs doon na ginagamit, kulay brown dito. Mm-hmm. Napansin mo rin, no? Yes, ulit. Oh. Bakit kaya brown? I don't know. Siguro yun lang available na nakukuha nilang mga different. Ang napansin ko nga, kulay brown, kulay mahogany, kulay fawn. Oh. Ewan ko lang ha, kung theory ko lang ba to ha. Pero sa tingin ko, mas matalino yung mga brown. Palagay ko rin. Kasi nakita ko kung paano na i-handle eh. Tame na tame sila eh. Oo nga po eh. Oh. Pero alert. Opo. Ako kasi, sa experience ko ha, dalawa kasi yung Belgian ko. Si Bella, yung kulay brown, kulay mahogany, tsaka isang black. Ibang-iba yung nerve nung brown. Yung brown, kahit ibato ko sa dagat yung bola, talagang dadive-in niya, lalanguyin. Yung kulay itim naman, mababa yung nerve, takot siya sa ganun. Yun yung experience ko lang. Kaya parang theory ko na, ewan ko ha, comment down below, kung mas matalino ba yung mga Belgians na kulay brown. Ewan ko, hindi ko alam. Comment nyo kung anong experience nyo. Kung may mga nakapanood na trainer, bakit laging kulay brown or mahogany yung ginagamit na pang trabaho na Belgians? 1 month and a half po to, no, Tito? Oo, 1 month and a half. Meron na po nagpa-reserve dyan sa mga yan? Meron na. Meron na po. Ah, po. Taga-supply yan. Yung mga may color. Ito, laki nito. Ayun, ito yung liver. Ito yung mata nito, kulay ano, kulay gray. Yan, no? Para siyang choco liver yung kulay. Yan. Magkano niyo po pala yan dito inaano? Ina-out? I-out ko siya after fourth vaccine. Fourth vaccine. Sa 15. 15,000 po. Male or female, magkaiba ba ang presyo? Mas mababa ang konti ang male. Ano, mga magkano po kay male? Mga 1.5 lang naman. Ang binaba. So mga 13.5. Ano? Ah, po. Isa lang ang male natin.
Pero ano po dito, yung magulang ito, may mga papel po ito, no? Oo. PCCI. Oo. Ito pong mga papi, niregister nyo pa? Hindi pa. Hindi na. Pero balak nyo po? Optional siguro ng mga buyers to. Optional. Pwede ko silang bigyan ng copy ng aking nung registration nila dalawa. Kasi dito wala naglalakad sa atin. Opo, sa Manila pa, no? Sa Manila pa eh. Tapos, kung gusto nilang papelan, pwede, no? Kasi both parents may papel. Other expense na lang, sa other cost na lang. Kasi, lalaki pa yung posting niya eh. Oo, nga eh. Kung maglalakad. Kaya hindi naman natin masyadong iyano na, kung halimbawa, papatakay pa natin ng 18 to 20. Oh, mabibigat na naman sila. Oo, nga po. Agree. Tsaka ito pala, apat na baksin daw bago bitawan. So isipin niyo kung magkano isang baksin dito, nasa 550 ba? 550 isang baksin. So, doon pa lang sa ano 2000 plus 200 na. Oh. Hindi yung port baksin nata 6-in-1 parang 600 eh. Ah, 600 naman. Oh. Oh, sabi na natin sa 2003. Oh, tapos yung kinakain pa. So yun nga mga paps. Sabi ko kaya nga hindi biro-biro yung pag-aalaga ng mga papi, pagbi-breed. Yung gastos. Kasi kagaya ni Tito, hindi naman siya papayag na i-release yung tuta na hindi fully vaccinated. Kaya yeah, gusto niya yun. Usually, dalawang vaccine lang nire-release na nila. Ako po, ganun. Kaya lang ang ano is, baka mamatay lang doon sa bagong homeowner, kawawa naman. Oo nga. Kawawa ko sa papi. Kaya nga. Eh, ito, pinaghihirapan mong alagaan. Tapos, pagdating sa kanila, magkakasakit lang. Kaya nga po. Eh, buti na yung ready na yung katawan nila, pumunta man sa kanila at mapabayaan ng konti, eh, may laban. Oh, I think fair price yun. Kasi ako, ano eh, 13 to 14 din po, benta ko dati eh, 13 to 14. Kasi ang napansin ko ngayon dito, yung iba, gusto nila mas mura. Pero yung namang vaccine, di ba? Minsan na nag-inject lang, breeder lang, hindi naman yung sabet pinapagawa. Yes, oo. Tsaka ito po, binabitamins nyo rin na toto dito, hindi pa? Oh, vitamins na, no? Yung vitamins niya, multivitamins. Napurgan na rin po sila? Yes, so nakadalawa na. Mm. Dalawang purgan na, no? Tapos, kailan po palang release niyan? May 10. May 10. Apat na vaccine na po yun. Oo. No, yung last vaccine nila yung May 10. Ito, dark na dark yung kulay nito. Yan, dark na dark po. Nakuha niya sa kanya. Kamukha ng nanay. Nanay. Pero kung ako, mas gusto kong kulay ganito. Ayan. Mas gusto ko yung mga old school na kulay. Kaya nga si Bella, kulay brown, yun ang kinuha ko. Kailangan ka matapang sa kanila kung lalaki. Ilan po pang lalaki? Ilang babae? Lagi isa lang lalaki. Ah, isa lang po lalaki? Yung liver lang? Oo, yung liver lang. Lahat babae? Babae mo. Okay, nakagat yung paa ko. Aray ko! Iba o. Ano mo yung anak ng Espino? May mga pagat. Oo, kinakagat mo nila? Oo. Matindi pala yung mga drive ng mga to. Talagang kumakagat na o. Mm-hmm. Diyan mo makikita yung mga quality Belgian talaga na matmali-train eh. May ano to? Nag-aabulan dyan. May nakawala silang lahat. Ah, nandun, tao na sila. Bumabog ang ano eh. Iba yung ano ito? Iba yung mga drive po. Kumakagat na o. Okay, ano? Shay! Nakagat na. Labas na ako. Lay ano na yan. Sa mga interested po mga paps, i-ano nyo lang, i-PM nyo lang si Tito Tony. Yan, lalagay ko yung Facebook niya. Para kung gusto nyo, pa-reserve na kayo. Para makapili kayo ng gusto nyo dito. Isa pa lang po yung ano no, yung napipili. Isa pa lang. So, 8 yan available. Isang male, tapos 7 na female ang available. Eh, maganda yung mga kulay nito. Anyways, hindi lang naman tayo sa kulay bi-base. Active naman din yung mga papi niya tsaka makukulit, nangagat pa nga eh, iba yung mga drive eh. 7 puppies available. 7 puppies. 15,000. Ano, fully vaccinated. Complete deworm na yun for sure. Eh, ano yun? Oh, May 10 is, alam ba? May 10 pa, no? 25 days pa. 25 days pa, no? Oo. Oh, pa-reserve na sila. Pa. Lalaki pa to. Ito ay... Male? Female. Female. Yan, kulay ano to? Kulay dark sable.
Dark Sable siya, mga paps. Yeah. Ayos. Yeah, ito. Ito mga paps, nag-iisang ano, lalaki. Actually gray yung mata niya, hindi lang kasi kita, hindi ko alam kung kita sa video eh, pero gray yung mata nito. Medyo ano lang sila yung coat nila, nabasa kasi no tito. Kaya medyo hindi sila mag ano kasi eh, medyo ang init eh. Binabasa mo talaga sila. Minimiss ko lang. Oo. Yung sahig, no? Oo. Tama lang rin yan para masanay sila dun sa hindi masyadong, kumbaga eh, masanay sa mga ordinary. Oo, yung mga scenario. Oo. Kasi pag sobrang pampered yung puppy, minsan sobrang ano na rin eh, no? Selan. Parang maselan, masakitin na rin eh. Ito nga ganung mata niya. Kulay gray. Mm. Halo-halo na kulay din yun ah. Pero tingin ko malalaki rin dito ito. Crossbreed tatay ba naman? German eh, no? Oo. Malalaki din yan. Pero binibenta mo rin to? Oo, binabaksin ko rin yan. Ah, binabaksin mo rin? Magkano bigay mo dyan to kung may gusto lang? Mga 5 lang. Ha? Mga 5K. Yan, yan. Malaki rin to pag lumaki. Sa ngayon kasi, syempre, hindi po makita yan eh. Medyo ano pa eh. Maliliit pa sila eh. Ito yung tatay ng mga papi. Dog food nito, doggy beep. Once a day lang rin po dito, no? Once a day feeding lang eh. Ito ba? Right, mga paps. So, yun. Sa mga andito sa area, malapit. San Jose or Occidental. Ayun. Message nyo lang si Tito Tony. Pa-reserve na kayo ng mga papi niya. Yan. Quality itong mga to. Active. Apo, apo. Yan. Kung nasa malayong lugar, pwede na natin ipatransport. Tsaka yun nga, ang release talaga nito, fully vaccinated. So, alagaan nyo na lang, no? Hindi nyo naisipin na may mangyari sa papi. At least safe sila. Okay? Hanggang dito na lang. God bless. Keep safe. Pops Sneaks out.